Isa na bang oras ng mga handa ka na bang alamin ang kalagayan ng ating inang kalikasan? Pakinggan ang isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa ating kalikasan at ang mga usaping maiuugnay sa pagbabago ng klima. Alamin ang mga napapanahong solusyon sa pangangalaga sa ating inang kalikasan, ang mga pagbabago na mga nakagawian at pagkilos para maangkupan ang nagbabagong panahon. Ang mga ito iyong mapapakinggan dito sa Ang Tinig Klima. At pakinggan ang Tinig Klima tuwing Biyernes ng hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa DZXL 558. Nagbabago ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na nga para magbago. Tara, tulong tayo. Oras natin sa buong kabuluan, ganap ng isang ito makalipas ang alas 3 ng hapon, Philippine Standard Time. Isa na naman pong magandang hapong makabuluhang talakayan po tungkol sa mga isyu ng kalikasan at babago-bagong klima. Ako po ang inyong kasama mula sa DZXL 558, Jenny Pahilanga, at kasama ko po muli ngayong hapon, ha? Dagdagan po na misto to. Mula sa Department of Environment and Natural Resources, ang Undersecretary po for Climate Change, Mining Concerns, and Attached Agencies, Attorney Analisa Revuelta-Te. Magandang hapon po, Yusek Ana. Isang makakaligtasang hapon sa iyo, Jenny, at sa mga kasama natin na nakikinig ngayong hapon. Ako po ang inyong kasama mula sa DNR, Yusek Ana. Para sa mga kasama natin na ngayon pa lamang mapapakinggan ang ating programa, ang Tinig Klima po ay may layunin na bigyan linaw at ipaliwanag ang mga issue na may kinalaman sa kalikasan at pabago-bagong klima. Ang ating pong programa ay nagbibigay din sa pangangailangan ng attitude at usage upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng ating kapaligiran at upang matugunan ang mga epekto na dulot ng pagbabago natin sa klima. Isa nga ng ating pong kampanya, Climate Change Needs Behavior Change. Tama po, Yusek Ana. Kaya po, lalo nagiging makabuluhan o kaabang-abang ang bawat episode natin ng mga napapanahong usapin talaga sa ating tinatalakay gawing Biyernes ng hapon. Ang bawat issue po sa bawat issue sa ating tinatalakay ay ating ma-highlight o na-highlight po talaga ang usapin ng culture at attitude change. Doon po nakarang episode bilang pagunita sa World Environment Day, ating pong tinalakay ang heat air pollution from vehicles. Kasama po natin si Sir Ludwig Federigan, Executive Director ng Young Environmental Forum, at si Ms. Karen Crisostomo, founder po siya ng Bicycle Friendly Philippines, at sa ating pong naging talakayan. Ayon po kay Sir Ludwig, napapanahon po ang ating temang Beat Air Pollution itong World Environment Day dahil na rin po sa lumalang problema sa polusyon ng hangin. Ilan po sa aming na mga masasamang o masamang epekto nito, itong ilang sakit sa ating respiratory system. Ang pollution po din umano ay may kontribusyon sa climate change. Ang kalidad po ng hangin ay maaaring makaapekto sa pag-init ng ating mundo na siyang maaaring maging dahilan ng climate change. Nag-isip itong ating episode nito last week. Nabanggitin din yung stars because kumunoon episode na yan, isang founder ng Bicycle Friendly Philippines, maaaring mag-utilisyon sa lumalalang air pollution mula sa mga sasakyan ang paggamit ng bisikleta. Ayon sa kanya, may mga inisyatiba na ang mga LCU magtayo ng mga bicycle infrastructure sa iba't ibang lugar din sa Philippines. Ayon din sa pag-aaral na isinagawa ng WEIR, isa namang International Series of Cycle Organization, ang paggamit ng bisikleta po ay isa sa kumpong behavioral solutions na maaaring gawin ng ating mga kababayan tungkol sa climate change mitigation. Ilang pa po sa mga nabanggit na behavioral solutions, particular sa transport sector, na maaaring natin gawin ay ang paggamit ng pampublikong transportasyon, ride-sharing, at paggamit ng teleconference sa ating mga sasakyan. Ang MMDA naman, Jenny, nagsimula ng mga bike day, at sinisimula na siya sa pag-expand ng pag-expand. At alam niyo po, Yusek Ana, yung mga behavioral solutions po ang ating napanggit ay hindi lamang para sa ating kalikasan, ngunit
para rin sa ating kalusugan. Ngayong hapon na naman po, mga kasama, panibagong paksa muli ang ating tatalakayin. Ipinagdiriwang po ng Department of Environment and Natural Resources ang kanilang ika-32nd anniversary. Naku, wala bang palakpakan dyan? Happy anniversary naman! Sa pagkakatatagpo, buong linggo po ang pagdiriwang ngayon ng kagawaran at isa sa highlight ng anniversary ito ay ang Search for Rivers ng anniversary pong ito, yung For Life. Search for Rivers for Life. O ang Recognizing Individuals, Institutions Towards Vibrant and Enhanced Rivers. Paano nga ba natin bubuhayin at pananatilihing malinis at protektado ang ating mga ilog? Paano pinakikilos o pinapakilos sa mga regional offices ng DNR ang mga komunidad upang pangalagaan ito? Ito po ang ating salamin kasama, o alamin po, alamin natin kasama po ang ating mga regional, ako nagagwapuhan to, mga Yusek Ana, ha? Puro mga lalaking, magagandang lalaki po. Regional Executive Director ng iba't ibang rehiyon. Maya-maya lamang po. Ngunit bago yan, Yusek Ana po, para sa ating balitang klima. Yes. Ang Department of Environment and Natural Resources po sa pamamagitan ng Environmental Management Bureau ay pinangunahan ang mga lokal na pagdiriwang ng taong ito na may dalang tema na deep air pollution. Mayroon pong mga nakalinyang mga aktividad para sa pagdiriwang ng Clean Environment Month ngayong Hunyo. Kasama po ang mga free vehicle emissions testing, Zumba environment, mga environmental fairs at iba pa. Ang World Environment Day at Clean Environment Month ay naglalayong itayatin ang ating mga kababayan na unawain ng pollution sa hangin, ang mga epekto nito sa kalusugan at kapaligiran, at gumawa ng pagsulat upang gawin mas malinis na hangin para sa lahat. Noong 2018, iniulat ng World Health Organization na ang pollution sa hangin ay nagdudulot ng humigit kumulang na 120,000 na pagkamatay sa Pilipinas taon-taon, na inilagay ang 3 bansa sa mundo sa mga tuntunin ng mortality rate na dulot ng naturang pollution. Upang matugunan ang pollution sa hangin, ang Pilipinas sa pamamagitan ng DNR ay patuloy na pinaiisin ang pagpapatupad ng Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999, isang komprehensibong patakaran at programa na naglalayong makamit at mapanatili ang malinis na hangin para sa lahat ng mga Pilipino habang pinag-iisip ang mga negatibong efekto sa ekonomiya ng bansa. Sinusubaybayan din ng DNR ang pagsunod sa mga kumpanya at industriya sa batas, pagpapatakbo ng multi-agency airshare governing board sa buong bansa at nagpapanatili ng mga istasyon ng pagmamonitor ng kalidad ng hangin sa buong bansa. Sa pagdiriwang ng Philippine Environment Month, inilistad ng ENVR, gusto namin ng malinis na hangin mask challenge kung saan ang publiko ay inihikayat na lumikha at gumamit ng mask na gawa mula sa mga recyclable na materyales. Unang bantog noong 1974, ang World Environment Day ay ginagamit ng United Nations upang itaas ang kamalayan at itayatin ang pagsilid para sa proteksyon ng kapaligiran. Samantala, ang Philippine Environment Month ay ipinagdiriwang sa Junyo sa pamamagitan ng Proclamation No. 227 na inisin noong 1988. Maraming ang salamat. Ating balita dyan. Maraming salamat po, Yusek Ana, sa ating balitang klima. At patungo po sa ating tunungan sa ating talakay mga kasama ngayong hapong ito, ipinagdiriwang po o araw na ito ng DNR ang 32nd po na anibersaryo ng pagkakatatag. Isa po sa highlight ng kanilang anibersaryo ang Search for Rivers for Life. Ngayong hapon, mga kasama, kasabay ng kanilang pagdiriwang, ay aalamin natin kung paano nga ba natin bubuhayin at pananatiling malinis at protektado ang ating mga ilog. Paano pinakikilos ng regional offices ang mga komunidad upang pangalagaan ito? Ito po ay ating aalamin kasama o mga kasama po sa ating mga panuhin ngayong hapon. Yusek Ana. Natatangi po ang ating pagkilala sa ating mga panauhin kasi kanina po ay pinarangalan ang nangunang tatlo sa kanila na ngayon ay babangkit po natin ang pagpaparangal niyan. Binabati po natin pangatlo kong pinakikinilala sa Search for Rivers for Life mula sa 16 na rehiyon ng bansa
mula po sa Region 7 Divisional Executive Director Gilbert Gonzalez para po sa Manaba River, Bohol. Yan, magandang hapon, Red Gilbert. Po natin. Yan. Director, good afternoon. Magandang hapon din po. Magandang hapon na Jessica. Magandang hapon din sa mga kasama po natin. Sa ating mga tagapakinig po. Iba po natin, yes. Ay, sabi pa nakasama yung mga... Ayun, sis po, pakilala mo. Yung pakilala ko pala. Binabati po natin. At pangalawa po, ayun pala, kinikilala po ng Search for Rivers for Life. Binabati din po natin mula naman sa ikalabing sa labing anim na rehiyon ng bansa mula po sa Region 8, si Regional Executive Director Rizaldi Barcelo para sa Calbayog River, Samar. Magandang hapon po, Regional Executive Director Rizaldi Barcelo. Magandang hapon din po, Jenny, at sa ating mga tagapakinig sa DCXL 855 kilowatts. At ganoon din po sa ating Undersecretary Yusek Te ng Climate Change, Mining, and Other Concerns. Ang aking dalawang nagagwapuhang kasamahan na Red, si Red Gilbert at Red Ralph. Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan, salamat, Red Saudi. At ang nanguna pong kinilala sa parangal ng Search for Rivers for Life, binabati po natin mula po sa Cordillera Administrative Region, Regional Executive Director Ralph Pablo para po sa Lamot River, Ifugao. Ayan, magandang hapon, Red Ralph. Isang makakalikasang hapon sa ating lahat sa programang Ang Tinig ng Klima sa DGXL 558 kHz. Binabati ko rin si Ma'am Jenny, ang ating katamahan, si RD Red Barcelo at Red Gilbert. Andito rin yung aming Provincial Environment and Natural Resources Officer ng Ifugao na doon makikita yung Lamot River. At ang Community Environment and Natural Resources Officer, si Torrencio Pasio, at ang focal person ng ating Lamot River. So, patimpalak na ito ay si Jenny Ang, kasamahan ko po sa Ifugao Cordillera Region. Maraming salamat po. Mga prices yan, Jenny. Ay, wow. Doon ako interesado, Jute. Prices na gagawin nilang ano din, project din. Para doon. Okay. So, kung meron po kayong tanong, ha, mga kasama sa ating pong pag-uusapan ngayong hapon, maaari po itong i-text o ipadala po, o itawag na lang nyo sa 882-2370. Ito po yung sasagutin ng ating mga panauhin maya-maya. Jusek, Anna? Paliwanag ko lang po ano po buhay yung Search for Rivers for Life. Ito po ay isang patimpalak na naglalayo ng isali at pakilusi ng mga komunidad sa pamamahala at konserbasyon ng ating mga ilog. Naglalayo din po ito na itaas ang kabulatan sa pangangailangan na protektahan at ikonserba ang ating mga ilog bilang ito ay mga lifeblood ng ating kapaligiran at mga komunidad. Ang Rivers for Life Award po ay binigay sa mga rehiyon kung saan ay nagpamalas ng kanilang kakayahan upang i-rehabilitate at i-improve ang water quality ng mga klase ng mga ilog. Ano po ba ang mga klasifikasyon ng mga ilog? Paano po natin ilalarawan ang mga ilog sa klase na ito? So, muna natin tanong sa ating mga panahon. Paano ba natin kina-classify ang mga ilog. Instead, si Macro. Si Beth Gilbert. Dating yung PNP director ito. Ay, wow. Yan, kaya dapat masagot mo. Okay. Yung ano kasi yung mga ilog po natin, iba-iba ang gamit po niya. So, kailangan i-classify natin para tama yung mga ilog kasi na pwede pa natin gamitin para sa water source. Gamitin po natin. Pwede pa maliyo, no? At pwede rin gamitin for industrial use. So, kailangan natin classify siya para yung karampatang management may nag-report siya. So, yun po ang unang kailangan natin ginagawa. Pero dito po sa ating ginawa programa, actually, ang gusto po natin dito, hindi lang siya mamanage, hindi baka ma-improve pa natin to a better use, a more beneficial use. So, yun po ang intention ng Rivers Project. Pero dagdagan ko lang, kasi ito nagsimula po ito nung Ma'am nung ano eh, nagkaroon ng International River Summit sa Cebu. So, nakita ni Secretary sumasok sa pagsigun at significant ng ginagawang effort ng iba-ibang sector na para panatiling maganda at maayos ng ating mga ilog, mga river. So, nag-commit sa doon na nilinisin natin yung
niya lahat ng rivers. So, doon po nagsimula yung kanyang commitment na magkaroon tayo ng isang programa. So, hindi naman po dahil kailang magkaroon tayo ng pati pala kung ito nga. Ito ang national community. Ginisi natin. Kaya lang, siyempre, may mga limitasyon tayo, may mga constraints. Kaya, mga ilang-ilang rivers muna natin sinimulan. But eventually, tutungo, patungo po ito doon sa pag-cover po ng pati. Thank you, Jenny. Ano? Ang nating basihan sa Rivers for Life Award na ito ay yung mga Category C rivers. Ang mga Category C rivers natin ay yung mga beneficial use nila. Unang-una ay yung for fishing, ano? For propagation of fish and other aquatic resources. Then for recreational water, no? Pwede sa boating. Then pangatlo yung for agriculture, pwede po siyang for irrigation. Yun po yung mga Category C rivers na yung pong naging entries natin dito sa Rivers for Life Award. Sir, ating first prize, Director. So nasabi na nila ang patimpalak na ito ay para sa kategoryang Class C, okay? So, dagdagan ko lang ano kaya yung Class B, ano kaya yung Class A. At meron pang Class AA, okay? Sa aming rehon, meron kaming tatlo na Class AA na tubig, na rivers. Ang ibig sabihin yan, pag kayo ay nauhaw, at pwede ka nang uminom kaagad doon sa river na yon, okay? So, yung Class A, medyo may kunting filtration ang gagawin, treatment na gagawin. Kasi pag iinom ka diretso doon, siguro sasakit ang sikmura mo, okay? So yung Class B nabanggit kanina na for swimming, okay? Hindi ka mangangati pag ikaw ay lumangoy sa Class B na river. So dito sa patimpalag na ito, Class C. At gagawin naming Class C kung pwede ma-improve. At yung dating hindi nalalanguyan na Class C, ngayon natapos itong patimpalag na ito at pwede nang languyan. Okay? Yung ano yung river natin? Class XX? So sa usapin po ng pabago-bagong klima sa ating pong regular na paglilinis ano, at yung proteksyon ng ating mga ilog ay maaring maka-minimize ng greenhouse gas emission mula sa water o wastewater na maaring mag-contribute sa global warming. Maliban po rito, ano po ang benepisyo ng ating mga komunidad at kapaligiran sa mga ilog? Bakit po natin ito kailangang protektahan? Pero unahin po natin ulit. Sino naman? Si Director Ralph naman. Yan. Okay, kayo po una, Director. Okay. So, kailangan na protektahan natin ang mga ilog natin kasi sabi nga natin, ang ilog ay para sa buhay. Okay? Ang ilog ay lifeblood ng ating ano, ating planeta. Okay? Na kung ilimbawa natin sa katawan ng tao, ang river ay parang yung ugat natin na yun ang dadaluan ng dugo natin. Ganun din sa mga ilog natin. Na itong mga dumadaloy na tubig sa ilog natin ay para sa kabuhayan ng bawat isa. Kinagamit natin pang irrigasyon, ikabubuhay ng isda na ating kinakain, okay? At lalamig din ang environment natin at ang simoy ng hangin, okay? Masarap ang simoy ng hangin dahil hindi polluted yung ating river pag pinotektahan natin lahat ng mga ilog natin. So, yun po ang beneficyo na nakukuha natin. Correlate ko lang yung ano, nabanggit kasi dito kung ano yung contribution ng magiging beneficyo kung malinis ang ilog sa epekto sa greenhouse. Uh-huh. Eh kasi kung may mga pollutants kung punta sa mga rivers na yan, so may tendency kasi siya na mapulit siya. So maraming mga kind of gases pwede ma-form during the composition. So sometimes yung mga gases nito kung flood mga methane gases sa consumption of that. So, at iba pang mga gases. Eventually, pwede siya mag-contribute pag naanis siya sa atmosphere. Kaya ito sa mga isang makontribute. Although hindi siya masyadong significant kung para magiging sa mga contribution ng fossil fuels, but the process na magkaroon ka ng pollution, mag-deteriorate yung water quality, at saka yun nga, kung may mga decomposition process that happens within the water body. So, pwede siya mag-contribute to simple, in a small amount, pero magiging unisagat. Director, thank you.
now, Guru, pwede din sa sasya ni Red Star. Pinasok niyo na ito, Kalbayo River, Isama, ano po ba yung mga specific issues? Bakit ito din inyong inila sinabi? Thank you po, Yusek. Isinali po namin ang Kalbayo River dahil ito po ay marami na pong mga interventions nagawa dito, no? Simula po noong 2006, nilunsad na po ng LGU Kalbayo, yung kanilang tinatawag na Sacrifice, a private organization na talagang ang intention la ay linisin at protektahan ang Kalbayo River. Ang Kalbayo River po kasi is located in the heart of the city of Kalbayo, no? It straddles along 12 barangays of Kalbayo, no? At kabila po yan, thickly populated po yan, at ang mga katabi ng mga industries at mga firms, no? Makikita po natin na noong mga naunang panahon, ang rivers natin, ang tinatawag na cradles of civilization, no? Kagaya din ng Agila, ang Agila ang barometer ng ating kung thickly populated pa o vast pa yung ating forest, no? So parang ganun, kaya napakahalaga po na protektahan at pangalagaan natin ang ating mga river. Sa ano, Red Gilbert, sa ang sinasabi naman Manaba River Bohol, ano din ba to, nasagit natin ba ng sidat o marami bang meron din ba kasi kami dito ang konkreto sa amin Pasig River. Ganun din ba yung sitwasyon sa ating Manaba River? Actually, ma'am, sa Cebu, ginawa po kasi namin doon. Kailangan, marami kasi rivers eh. So, ginawa na. We have actually 32 rivers in Region 7. So, parang medyo maging significant agad yung COVID namin. We actually selected one river for this Senro and Pendo office natin. So, bali nagsimula kami sa 10 rivers. Yung Manaba River is just set sa mga napili namin na isama dito sa Patimpalak. Pero actually, halos naman lahat ng airports is almost the same on what 10 rivers in Manaba. So, pero yung Manaba River yung nag-satisfy ng criteria. Ang Manaba River is actually traversing yung sa municipality yung Hernando Ciacino. So, siya lang siya. Pero, ito sa major rivers within the local province. Kaya so ito yung binigyan namin ng importansya ng mga malalaking water bodies dito. Traversing yung municipality ito. So bali sa Region 7, 10 lahat. Ayan. Si Red Craft, yung river na ating actually, we have 42 major river systems in the Cordillera because the Cordillera is the watershed cradle of the North. Okay? So, lahat ng mga watersheds kasi nagmumula sa amin yung tubig, okay? Kami yung headwaters. At out of the 40 na river systems namin, walo yung plastic, okay? So, pinag-compete-compete namin itong walo na ito, okay? Na gaya ng Patimpalak na ginawa natin ngayon. Sa region, meron kaming paliksahan din ng mga 8 na river system. So, ginawa namin yung top 3. Yung top 3 na yan, in-assess namin at lumabas ang Lamut River from Ifugao, yun ang lumabas na ng Beruan. Yan yung sinali namin dito sa National Constitution. Okay? So itong Lamut River na ito ay isa sa tributaries ng Magat River. Kung alam niyo yung Magat, dyan yung isang pinakamalaking dam dito sa Pilipinas na pinanggagalingan ng kuryente natin sa patubig, sa mga irigasyon. Okay? Laking service area sa Isabela province. Okay? So, ang CAR ang nagsusupply ng mga water ng Regions 1, 2, and part of Region 3. So, yan po. Ang importansya ng tubig na ito ay para sa irrigation. Kaya, sinabi natin ang malinis para malinis din yung mga gagaloy sa iba't ibang tributary ng iba't ibang river gaya ng Magat River. Na ibahagi na din nila kung ano yung mga paghahanda na ginawa nila bago nila isinali yung mga rivers na ito. No? Pero ano ba yung mga malalaking problema, challenges
ng mga ilog na ito, meron din ba siyang mga problema tungkol sa water quality? Meron din ba siyang problema tungkol sa yung filtration? Or ito talaga talagang namin siya na maganda simulat sa pulsa lang? Sirad, ano muna? Gilbert. Okay, mauna po. Observa naman natin ito sa lahat ng ilog natin, no, na, lalo na yung mga magkakaratay sa mga video. Itong mga rivers, kalimitan, dito nakatira yung mga informal settlers. So parang Manila din talaga, no? May mga ilang mga isigente talaga na din talaga sila din nakatira. So, ang iba walang mga proper sanitary facilities yan. So, usually doon din sila sa adapto ng dumi. Tapos meron ding mga lugar, mga barangay na hindi maayos yung mga tambakan ng basura. So, nagiging tambakan nila, hindi mga ilog. So, ito mga na-encounter natin. Pangalawa, yung mga ano sa probinsya, sila yung mga livestock industries, mga backend business, mga ganun. So, halos doon din nag-discharge sa ano. So, yan ang mga kalimitan na nagsimitira. And then, yung mga municipio mismo yung mga town centers. Walang mga proper na mga facilities ito para ang simpan nila mga sewage, yung mga galing sa bahay ba? Mga septic tank, kung maayos, hindi na may maintain. So, yung ba directly discharging dun sa... So, ito mga kakulangan sa mga urban centers natin. So, lahat yan ang yun ang pinaka... Sana yung nagkukos ng mga malalaking problema sa mga... So, yan yung pinocontain natin. Kailangan para ma-reverse natin yung mga kondisyon ng ating mga ilog, kailangan ma-address mo ito. Sura, sewage na yan. Tapos yan, location ng mga urban centers. Kung hindi man sila maalis, ma-relocate, at least may mga provisions. So, unless ma-address mo yun, I think, so kaya yung mga ginagawa namin, yung mga immediate na ginagawa namin is para maintindihan kagad ng tao. Anong purpose itong virus for life? So, una, mag-inag mo sa masila na kukontribute. So, mabago yung practice nila. At the same time, yun, makalagay ng mga control. Lalo-lalo sa basura. Kaya pag iniwasan natin dito, yung basura mapunta sa ilo. Kagaya din ni Red Gilbert, doon sa Talbayo, siyempre unang-una din po doon yung resistance ng mga residente. Unang-una yung pagtatapo ng basura directly into the Talbayo River. No? Pangalawa ay yung hindi na in-observe yung easement. No? Pag nasa urban ka, dapat i-observe mo yung 3-meter legal easement from the bank of the river. No? Andun na rin mismo yung galang structure. Then, sinundan namin yung mga criteria. Una, yung to improve aesthetics and water quality. No? Ano yung cost niya? Bakit hindi maganda yung water quality? No? Yung total polyform, yung VOD, yung VO, ganyan, no? Then, pangalawa, yung solid waste. Kagaya din ang binanggit kanina, directly talagang inamin nila doon. No? So, wala silang tinatawag na communal toilet na inland. Yung toilet nila ay directly doon sa ano eh, no? Then, pangatlo, yung sa community participation. Kasi 12 barangays nga to. So, dapat para mahikayat natin sila. Mga IEC, ano? Ano ba yung mga dapat natin gawin? As regards yung solid waste management, how to improve water quality, and how to raise the awareness, ano? Towards preservation and conservation of Talbayo River. Kaya nga kanina, nabanggit ko as early as 2006, nasimula na to ng private NGO na Sacrifice in coordination with the local government of Talbayo. Meron silang tinatawag na Save Talbayo. Kaya nung nilaunch po ito last year, sometime in July of 2018, yung Save Talbayo nila ay sinundan ng Senro Samarco ng Sustain Save Talbayo River. Dahil out of three po, pinili namin ang Talbayo River. Yung muna po, Binahaan River sa Leyte, pangalawa, Caldiga River sa Samar. Lahat po kami ngayon ng sa buong regional office, yung 5, 6 Senros po yan, yung 5 na hindi
nakakuha ng entry, sabi ko, tulong-tulong tayo dyan. Let's pour in all our support dito ka ako sa entry natin na Kalbayo Driven. So, support ang MBB, support ang ENB. I-deploy ko yan on a weekly basis. Pati yung limang tenders, deploy ko yan on a weekly basis. They identify yung mga problems at anong tamang intervention, no? At pag simula pa lang, Monday, RCC sila sa LGU at the end, sa Friday na exit conference, then ito yung mga recommendations ng mga bawat tender officers, no? So, anong dapat gawin, no? Gana-instrument, paano mani-minimize yung pag-throw ng waste dito sa river, at marami kaming talagang in-introduce, no? Na dapat ma-sustain ng LGU, particularly ng 12 barangays along Kalbayo River. So kayo ano, Retra, paano inyong minabilisan yung mga sa't ibang sektor para sa pag-iing? Yeah, sinimulan namin na Yusekana sa pag-organisa. Okay? Gumawa kami ng memorandum of agreement, okay, sa lahat ng mga barangay na traverse ng river na ito. Actually, 41.85 kilometers ang haba ng river na ito at tatlong bayan ang dadaanan. Okay? So, nagkaroon ng memorandum of agreement, okay, with the barangay captain, with the mayor, saka yung mga designated na men ros nila. At kinuha din namin ng suporta ng kapulisan, okay, lahat ng mga ahensya, provincial offices, okay, sa province ng Ifugao, at ang mga taga DNR, okay, EMB, DNR proper, okay, yung opisina natin sa Senro, sa saka Senro, at regional office, okay. So pinagtulong-tulungan namin ang paglinis. Gaya ng sinabi ni Fred Gilbert, ang problema din dito ay yung mga pagtatapon ng basura, okay? Usually kasi yung mga bahay-bahay, ang harap ng bahay, ang likod ng bahay ay ilog, okay? Ang dating nakasulat doon na nakikita natin ay tapat ko, linis ko, kaya tapat ng lilininisan, tinatapon sa likod, okay? Ganun. Kaya sabi ko, mukhang ata mali itong ano, signage natin, gago, kasi tapat lang ang nilininisan, okay? Dapat lahat ng ano, paligid ko, linis ko, para lahat, okay? Kasi hindi kasi nakikita yung river nasa likod, eh. Kaya binabaksak na lang doon yung sako-sako ng mga basura. Okay, so meron din tayong nakitang mga area, segment ng river na meron na mga nagtitigiri. So dire-diretso na lang yung mga kihi at tae ng baboy doon sa river. Kanyan. So napaitap natin yun. Nakausap natin yung mga nagbababoy na huwag babuhin ng river. Okay? Pagkatapos meron ding ano, kasi yung ibang area din dyan ay agricultural. So yung mga gumagamit ng mga pesticides, kanyan, kasi yun din ang sumisira sa quality ng tubig. Okay? Kahit yung sinasabi na lang organic, pero nakakasira din yun kasi yung chicken dung, yan yung mga nilalagay sa ano, eh, sa pataba ng mga ano. Pagka naulan yun, pupunta yung residue sa mga river. So yun yung sumisira sa kalidad, okay, ng tubig. So yun yung ina-address namin at we were able to ano, to improve, okay, at hindi na siya ano, over and above yung standards natin, yung naatin natin doon sa river na yun. Then, meron po ba tayong kampanya o programa sa ating pong sinasagawa nitong nakaraang taon, particular sa information o yung education and communication o yung IEC? Yan. Ito po. Red Gilbert. Sorry, meron naman talaga tayong regular na IEC program. Pero nung nilaunch itong River Survive program, naging more intensive tayo sa barangays along the rivers. In fact, para maging regular yung pagpapaabot ba, pagpapaintindi ng mga social issues, pagnaman, i-put up mga billboards throughout the stretch ng mga para that piss away yung mga barangay. Bawal magtapon ng basura doon. Yung pagdami hindi ba pinagpawal din namin yung palirito. So, kailangan maglagay ka talaga. So, maliban dito, magkakaroon
Wala dong ba sa since the start ng first na cleanup na ginawa. Kasi ginawa kami ng series of cleanup eh. Almost every month, meron kami cleanup. So right after nung first ano kagad, kita na nila. So yung mga locals mismo, nakita nilang pwede palang magbago yung ito. Kaya ganun sila. May concern at concern ang ito. Pagdudod mo. Ano ba? Yung water. Ito Yeah, malaki ang pagbabago gaya ng sa dissolved oxygen, okay? Ang ano kasi dito yung failure na dissolved oxygen pag below 5, okay? Milligram per liter, okay? So ang baseline namin dito dating below 5 pagkatapos naging ano na. Sa ngayon it is 8.84 na yung dissolved oxygen natin. So nag-improve na siya kasi ang bagsak is 5 below. So, naging ano. Sa biochemical oxygen naman, ang... Yes po. Okay. Kasi may baseline tayo. Ganun. Pagkatapos, itong biochemical oxygen demand naman, ang threshold kasi dito is 5 milligram per liter. Okay. 7 milligram per liter and above. Yun yung bagsak. Okay. So, ang ano natin, ang reading natin, latest na nakuha natin, is 1 milligram per liter. Okay, so talagang improve na improve yung water quality. Pagkatapos wala nang liter, okay? Matagal bago ito nung sinubmit namin nung April 30 yung aming entry, okay? At dumating yung evaluator nung last week lang. Wala silang nakitang liter, so free from liters yung rivers natin. Okay. So kayo, Rechazi, ano ba? Pwede na bang maging plastic ang river sa improvement ng water quality? Of the 4 criteria dun sa aesthetics and water quality, no? Pasado tayo lahat dun at maganda yung results natin dun sa tatlong parameters, no? Except dun sa fecal coliform. Kasi magkaiba po talaga ang urban setting kasi ito, kalbayog, no? So doon kami nahirapan sa paano natin ma-reduce yung fecal coliform. And we were able to reduce it by 48%. No? Parang ganun. So 35% kasi ito doon sa criteria natin. So except doon sa fecal coliform, lahat ng criteria, yung solid waste management, IEC, community participation, okay po yung pananagyan. So masaya po yung mga tao natin doon, no? At saka hindi natin ma-improve to, no? Kung walang active at restricted participation ng LGUs, no? Yung barangay at saka yung mismong city, no? Kaya nga nung sinabi ko 2006 ang kanila ay Save Calbayog River, nung nilon pumasok ang Pedro Samar sustain the Save Calbayog River program. Then dahil nga sila napili, ipinoroin ko lahat siya. Nung pumasok ang Pedro Samar, nag-part sila ng Memorandum of Agreement with the LGU of Calbayog. Then dahil sinuporta ang region naman, ang sumuporta. Kaya, support to sustain Save Calbayog River. Nung pumasok ang region, we part sa Memorandum of Partnership Agreement with the 12 barangays, the LGU, and other 17 line agencies. So marami po yung nag-participate talaga dyan. At nakakatawa nga po, kahit nga po yung mga mining firm, ay talagang nag-clean up yung mga Jollibee, Chowking, Toyota, Gaetano Mall. Maganda po yung mobilization po natin dyan, yung participation ng mga community firms and other industries. Talagang gusto talaga nilang ma-preserve at ma-conserve ang Calbayog dito. Then, eto po, si Arisenal po. Okay na po.
Sige po. Ano naman po yung ating pagtugon sa problema pagdating po sa solid waste management? Ayan, si Red Rock. Solid waste management. Sa solid waste management, lahat ng barangay, hindi lang isa, kundi dalawa o tatlo yung pinatayo na MRF. Okay? So, nire-recover lahat yung mga pwedeng i-recover na mga basura na pwedeng pagkakitaan. At yung komunidad na ito, eh, meron silang agreement or usapan dun sa junk shop, okay? Sa Santiago na bumibili ng mga waste. Okay? So, because of this, nababawasan yung pagtatapon kasi alam nila na pagkakitaan pala yung basura. Okay? So, isa pa, lahat ng mga household ay meron silang compost pit. Yun ang isang ordinansa din na binaba ng munisipyo hanggang sa barangay. So yun din ang isang siguro kaya wala nang nagtatapon sa during itong reverse for life na ito, nakita nila na yung importance ng kalinisan ng ilog natin. At sila ay magkaroon ng sariling compost pit at kinocompost lang yung pwedeng ma-compost para doon sa mga gardens nila. Okay? So yung mga bote, mga plastic, yan yung binibenta sa junk shop. So kumikita din sila. At ang isang maganda dito ay talagang yung political will ba na lahat ng lumalabag sa mga ordinansa nila, 500 pesos ang multa. So meron ding collection ng mga multa na yun din ang ginagamit para dito sa mga paggawa ng MRF, saka yung mga activities sa barangay, ginagamit yung pondo. So, yun din ang isang nakita ko dito, yung political will din at magaling ang suporta ng ating mga local officials dito sa Lampo River. Ready? Say pa yung segregation? Well, actually, dito kasi sa mga social media natin, industry, may mga nag-commit talaga sa atin na i-adapt nila yung so, in the past, ito yung sila na mismo ang nagsusupervise ng mga sections ng para pag-control ng mga pagkakata ng basura, ito yung pag-practice ng waste segregation, at yung mga MRF. So, itong mga adapters na ito, sino sila sa mga nagmutulong dito sa pag-improve ng practice ng behavior ng community. So, yung sa na-expert na bakit nagbabago yung condition, gusto nga naiwasan na yung pagkakata ng basura. So, yun naman pinakaming objective na kung maiwasan magtapon doon, makapag-practice ng segregation. So, there is waste deduction, tapos proper management. So, yun na yun. Tali-tali na yun. Ito na yun sa nagbibigay ng guarantee na ngayon yung mga water bodies natin. Ano yung manatarito. Active kasi yung LGO din doon eh. Kaya, maganda, local government na mismo ang nag-mobilize ng mga tao nila at saka nagana ng mga adapters no, to be active doon sa pag-manage. Kayo Recha, ano ba, yung sanitary landfill sa inyo, okay naman? Mayroon ba sanitary landfill sa malapit sa dito na ito? Malayo po USEC yung sanitary landfill sa Calvayo. Ang kagandahan dito sa Calvayo River, regular yung holding nila ng collection ng mga waste. May schedule yan. At kagaya din na nabanggit kanina, may mga MRF din dyan, saka mga shredder, na nagano ng mga waste na mag-generate sa MRF. At dun mismo sa river mismo, nag-put up sila doon ng waste trap na doon pa lang na nakuha na yung mga waste. Kaya maganda talaga yung naging quality ng river, na-improve natin. At nag-lunsa din kanina search for cleanest barangay. No? So dito, nung kinuha natin, nung pumunta na ang DNA, nakita nila ang community. Seryoso ngayon ang DNA. No?
kagaya ng ginawa natin sa Bura, pagkatapos ng ginagawa sa Manila Bay. Sabi nila, seryoso, para ang tao ay parang naano rin, no? Na nasimula ng DNA, bakit hindi natin sila suportahan, parang gano'n. Kaya maganda po yung naging community support dito sa Kalbayo de Hidro. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga kasama, ha? Eto, tuloy-tuloy tayo, Yusek Ana, no, bago sa ating question of the day. Tanong ko lang po, ano po yung makikitang significant at observable sa nagpababago sa ating mga ilog? Meron po ba? Nakita niyong kahalagahan sa pagbabago o mga nakita natin sa ilog? Yun nga, kung ginagawa kasama doon kasi sa effort natin, yung mag-improve yung water quality niya. Yung nasight ka na yung results na nagita na yung nag-improve yung dissolved oxygen. So, ano, dinomonitor natin yan. Actually, yung hindi ang nag-handle nito. So, magawa sila ng, nagkoconduct sila ng regular water sampling. Dinomonitor na yung quality ng tubig. Kasi ito yung indicator kasi ito, eh, na yung effort ay talagang nag-focus ng improvement dito sa sarili. Unless mag-improve yung water quality niya, hindi mo makita yung significant improvement. So, nagbibigay ngayon ng mga resulta ng mga water sampling ng magandang trend of improvement. Although, nandun pa rin yung concern dun sa fecal coliform. Gawa din yung ngit ni Red Barcelo na mataas pa rin yung fecal coliform. Kasi nga hanggat hindi nakakaroon ng mga sewage treatment facilities, so septic management facilities, para yung mga galing sa mga sanitary facilities ng mga bahay o kay mga establishments ay dediretso talaga sa ilog, ay hindi mag-improve yung fecal coliform. Maging physically malinis siya, pero kung sa ano, kung sa bloodstream, okay ka, nag-exist ka, pero marami kang marami kang sakit sa dugo na ano, kailangan mong i-cleanse. Yun ang nangyayari sa situation. We have to further do something to improve the water. Okay, Isaac, nakita na natin mga ano, no, nakita natin, napangkita nila yung silte ng magkaroon ng information education campaign, pagkakaroon din ng improvement sa water quality, pati sa sistema ng solid waste management. Siguro, mamaya tignan natin kung ano din yung epekto na yung mga rehabilitasyon na kanilang ginagawa sa komunidad. Pero bago yan, siguro, Yusek, dumako na din tayo sa ating question of the day. Ayan, para masagot po na ating nagagapuhang tatlong regional executive director. Ayan. Ayan. Ito po ang ating question of the day. Napanggit po ninyo kasi kanina yung kahalagahan ng komunidad ng ang involvement or pag-participasyon ng komunidad. So ang tanong po, paano po natin mapapanatili ang involvement ng mga komunidad sa ating mga future programs? So, ito yung paano ma-sustain, di ba? Sabi nyo nga, maganda dahil sila na mismo nakita nila na dapat supportan ng DNA. So, paano ba natin ma-sustain ito? Ayun, kagaya po ng ginawa namin sa Kalbayo River, yung mga penrod na ginawa namin doon, in-assign for a weekly basis. At the end of the 5-day panilagot, meron kami kina-turn over na parang recommendations namin na para i-sustay nila at gawin nila. Actually, at the end of the activities na kinonsolidate namin at kinon over namin dun sa City of Kalbayo Bispo, yung weekly basis dun sa mga barangay. So ano yung na-identify namin na mga problem sa barangay. Yun yung kina-turn over namin doon ng mga recommendations namin for them to sustain, no? Then kinonsolidate po namin yun, no? As a matter of fact, dito rin sa Kalbayo River, nag-conduct biohazard assessment ang MGD natin. May kina-turn over din sila ng mga recommendations na para makakuha natin, no? Ma-preempt whatever yung mga hazards na karating, no? Sa ano yun. Kasi nga, thickly populated to, no? Then, yung EMB rin gano'n. Regular yung talang ginawang no? Water sampling. Then, may recommendations din. At yung mga
magagaling natin sa land, may mga recommendation din dun sa easement at yung sa long term ay dapat talagang ang recommendation namin ay i-resettle yung mga residente along the Talbayog River, no? Para maprotektahan talaga yung pamilya yan. Ay napakarami po Yusek, kasi 12 barangays eh. 12 barangays po ang nandun sa may Talbayog River, no? So yun po yung mga inano namin sa kanila na dapat nila gawin at sustain, no? Okay. Any additional thoughts, partner Red Ralph? Yeah, ang isang pag-sustain dito sa ating ginagawa at ang ito yung sinasabi sa mga kamaan natin at sa komunidad, na ito ay hindi lang ginagawa dahil merong competition. Okay? The very intention of the secretary na merong entry ang bawat riyon na ika. At least sa taong ito, meron ng 16 rivers na malinis. Kung meron mang premyo yan at meron competition, ang add-on lang yan. Kaya yun yung sinasabi ko, na even after this competition, tuloy-tuloy pa rin yung mga engagement natin dito. Lahat yung ano, nakasaad sa MOA, gagawin pa rin natin yan. Hindi porque tapos na ang patimpalak na ito, paligsahan na ito, tapos na rin. Okay? So, andyan yung MOA na wala namang katapusan, wala namang ano yan, wala namang time frame. Expiration yung MOA na yan. Ipagpatuloy natin yung paglilinis. At meron tayong periodic cleaning din, periodic visitation along the stretch of the river. At continuous pa rin yung ating IEC. Okay? Continuous pa rin yung ating training. Kasi bukod sa IEC work, may training din. Sinetrain din natin yung mga ano, so that somehow magiging ano na empowered na sila na even without the DNR they can do the maintenance of the river. Additional po, Red Gilbert. Actually, we're now preparing the short term, the mid short term, the medium term, the long term plan para sa Sagrita River. So we just completed the short term. Just namin nagkaroon ng team up. Isa namin yung mga kung mga adapters, so nakapag-start up na kami. So yung we're now working on the meeting to see the five minutes para to at the progress may continue to be ginawa. But eventually we're looking on the 10 year naman para to if there are these structures that have been put up and kailangan natin ng execution. We really need to put up and set the management facility or they have to Wala pa itong mga rivers na to, wala pa itong mga counties. Wala pa. Ay, except doon kami sa Manaba, meron na yun. Sa Manaba, meron. Pero sa Isabel, kasi sabi ko kanina, we had mga 10 feet. Except for Butuan, kasi walk na siya. So, meron siya. Pero the rest, wala. So, pero looking at Manaba lang, at least may county na to. Pero yung sinabi nga, yung medium term plan, how can this mga stakeholders na involved can be continuously involved talaga sa stay namin yung program. So yun, yung LGU ngayon na ngayon, sila ang nag-release. So we just provide the technical support, yung mga tao tayo nakasay sa kanila. So sila ngayon. Kita mo, baka silang top 3. Alam nilang paano i-mobilize ng community. Correct. So, magkaroon ng partnerships, magkaroon ng long-term plans para ay sinisimit sa mga isang kita po ang at dahil sa ating green tip Yusek Ana at sa ating pong green tip ay ating pong sundin ang mga batas particular sa pangangalaga ng ating kalikasan, ating pong itapon ang ating mga basura sa tamang disiplan at hindi nang sa ating mga likas na yaman, ang ating pong mga ilog kapag napangalagaan at napanatili. Ang sagana ay maaaring pagkakitaan sa pagkuhanan ng ating kakainis sa araw-araw, kaya nga na nabanggit ganito ng ating mga panaisin.
Or red drops. Green tips naman. Ayan, baka meron kayo mga... Lalo na siguro yung mga behavioral solutions. Oo, oh, green. Yan. May advice sa ating mga tagapakinig. Red drops. Ayan. Yeah. Sabi ko nga, para ma-sustain natin ito, kailangan ang behavioral change. Okay? So, ang behavioral change magmumula sa individual. Okay? So, yun yung tinuturo doon, IEP namin, na dapat bawat nilalang doon sa area na yun, doon sa Lamot River na yun, merong sapat na kaalaman, kakayahan. Okay? Kayong skill, okay? Kung paano ma-maintain ito. Okay? Kasi kung hindi niya alam yung ginagawa, wala siyang mayambag. Okay? So, yun ang una. Pagkatapos, data ako tayo sa next na behavioral change, yung interpersonal. Okay? Kailangan dito yung networking. Okay? O networking, interpersonal, mga ganyan. Okay? Pagkatapos, yung next level dyan sa behavioral change is organizational. Okay? So, dapat merong organization na nagmamando para magiging sustainable yung ginagawa natin gaya na merong team sa, o task force sa municipio, merong din sa Dina, sa Centro, ganyan. Then, first, yung community. Yan ang importante dito, yung next level. Yung komunidad na yan ay dapat malaman din natin yung cultural practices nila. Alam niyo sa Cordillera, meron yung tinatawag na indigenous practice na kung minsan kahit hindi tinuturo ng DNR, meron silang sariling pagpoprotekta sa environment and natural resources. So, dapat masuportahan natin sila doon. Okay? At ang pinakahuli sa behavioral change, merong magandang politiya, okay? Public policy na ito yung talagang basihan ng lahat ng pag-implementa ng proyekto natin. Okay? So, dapat gaya ng nangyari sa Lamot River, sapat na ang daming ordinansa, okay? Na meron pa silang ordinance na bawal ang plastikan sa Lamot. Okay? So, yun ang ginawa doon. At meron din silang merong... Yeah. Bawal ang plastikan sa Lamot. Yun na nga. Yun pang piniprenta sa ecobag na ginagawa. Kasi dito sa community nito, may gumagawa ng ecobag para maiksan yung paggamit ng plastic. At yung nakalagay dyan sa ecobag na yun, bawal ang plastic. Yan, may silang po, Arred, Gilbert, yan, ano ba dun? Very critical ang local government yun, lalo na yung barangay. So I think it's about time na yung barangay council is being active dito, doing in the forefront and introducing mga proposals. Kasi sinayon na dun kung mag-expect tayo from other stakeholders, pero things have initiated natin yung magiging barangay. Thank you, Red. Kasi para sa ang kailangan lang talaga dyan ay yung disiplina ng mga mamamayan, lalo-lalo doon sa tamang pagtatapon ng basura at yung yung pagmamahal natin sa ating mga ilog. Dito nga sa Kalbayo, hindi lang yung natukan kami ng clean up. Sa gabi, mayroon kami film showing, no? Ito, pinapakita natin dyan yung ginawa natin sa Burakan, yung ginagawa natin sa Manila Bay. So, nakikita ng mga tao, nakakaya naman ang dumidimi dito. Halimbawa, parang nakupan sila, no? Na-inspire sila. At lalo silang na-inspire dahil nakikita na talagang DNR mismo yung one. Sabi na, seryoso na talaga ang DNR, no? Then, yun nga, nung before 2006, sabi ni Mayor Aquino ng Kalbayo, Kalbayo River was considered biologically dead before. So nung nagkaroon sila ng initiative na sinimula ng 2006 through yung sacrifice, yung private NGO, ay ayun, no? Unti-unting nabuhay ulit. So ang palang dyan ay talagang mayroon dapat talagang tututok. Kung mayroong private NGO, dapat yung DNR office natin doon, yung CERU at CERU, dapat tuloy-tuloy ang tutok nila doon, no? Kahit meron tayong other activities, NGP, CDBAMS and the like, dahil nasimulan na natin to, dapat i-sustain natin para mapanatili po natin na malinis at
kaayaya ng ating mga readers. Maraming salamat sa ating mga magigiting na Regional Executive Director at siyempre po sa ating mga panauhin para sa isang informative na talakayan. Salamat din po sa ating mga nakikinig ngayon sa programa sa ating pong sa hapong ito, no? At sa ating pong episode. At siyempre, happy anniversary, DNR! Ayan, maraming salamat. Ako po muli ang inyong kasama mula sa DZXL558, Jenny Pahilanda. Ako naman, Ana, maraming salamat po sa isang oras na pagsama sa amin. Salamat din po sa ating mga regional executive directors na nagwagi sa Rivers for Life. Abangan niyo po kami muli sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4, ang Kinis Lima. Ang panahon ay nagbabago, panahon na po para tayong lahat ay magbago din. Tulong tayo. Isa na namang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa ating inang kalikasan ang lumipas. Muli ninyong napakinggan ang mga napapanahong solusyon sa mga napapanahong usapin tungkol sa ating mundo. Abangan natin muli ang Tinig Klima tuwing Biyernes ng hapon, alas 3 hanggang alas 4, dito sa DZX.